Ganyan lang, porque nakakita ako ng negative sa'yo, hindi naman lahat nagpapakaraging sa akin negative eh. Merong negative, merong positive. Pag halimbawa naman negative, tuturuan ko kayo kung paano maging positive. Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at naglabas na naman po ng panibagong vision si Madam Rudy Baldwin tungkol sa isang kayamanan na madidiskubre sa isang lugar na ito na ikakagulat ng buong Pilipino. Pero bago po yan, nais ko naman po sabihin sa inyo na hindi po ako si Madam Rudy Baldwin. Ang page po ni Madam ay meron na pong 3.7 million plus followers na po. At ang susunod na inyo mapapatingin sa inyo ang gayari pa lamang pawang mga gabay at walang along pananakot. Magiging laman ng balita ang lugar na ito sa isang bagay na ikakagulat ng lahat. Isang kayamanan na hindi katagalan ay matutuklasan na kung saan ay hindi inaasahan ito ng lahat. Nakikita ko ang pagkakaroon ng ilang buhawi din sa karagatan at sa kalawakan. Isang kilalang mall ang masasunog sa probinsya na ito kung hindi ito agad maagapan. Sa isang bahagi ng lugar na ito may nakikita akong kulungan na magkakaroon ng maraming problema na ikakabahala ng lahat. May isa pang sunog akong nakikita na hindi ito kalayuan sa mall at school ang masasunog. Mag-iingat ang lahat kung kailan nag-ulan, tsaka naman magkakaroon ng mga sunog sa iba't ibang lugar. Nakikita ko ang pagpapatiwakal ng tatlong tao sa lugar na ito. At ang isa nito ay LGBT. Kailangan magkaroon ng oras sa bawat isa upang lahat ng problema ay mabigyan ng kasagutan. Huwag sarilinin ang mga problema. At kailangan maging matapang sa hamon ng buhay. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang manalangin palagi. Ito ay ang bisyon ni Madam sa Romblon. At yun po ang bisyon ni Madam Rudy Baldwin. Uulitin po namin na ito ay mga gabay lamang at walang halong pananakot. Diyos pa din ang makakapagpabago sa lahat. Kaya lahat tayo ay manalangin ng taus puso. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood mga ka-PTV. Bye po at maraming salamat ulit.